Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Tayo po'y nagdadasal para sa isa't isa. Napakadami po ang humihingi ng intensyon, petisyon, kahilingan. Hindi lamang iniisip natin sarili natin, isipin natin yung katabi natin, kapwa natin, yung mga sumusubaybay sa pamamagitan ng social media, kung gaano natin pinapahalagahan ang ating pakikiusap sa Kanya. Tayo po'y lumapit sa Panginoon upang tayong lahat tayo, magkakapatid ay paboran, sagutin, tulungan sa ating mga hinihingi ng Panginoon. Naghahanda po tayo. Semana Santa sa susunod na Biyernes, Biyernes Dolores. Nasa dambana natin ang imahe ng Mater Dolorosa. Unang araw natin ngayon. Pitong araw, pinagninilayan ang mga hapis ni Maria. Lahat tayo may problema. Lahat tayo may suliranin. Lahat tayo may pinagdaraanan. Sinasamahan tayo ng mahal na Birhing Maria, Mater Dolorosa, ang hapis, iyak, luha, palagoy, lamentasyon. Mabibigat sa ating puso. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng makasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo. Kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila, kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan
upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nagsisiphayo. Sa Diyos ay hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkop, siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalapit na mga pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang mga taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Ayan! Lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakikilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam na naman naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya.
sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas, sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Pinugunita natin ang awa ng Panginoon sa buhay natin. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Simple lamang ang aral. Iwasan ng masama, gumawa ng mabuti, magpakabuti. Ito po pinakapundasyon. Yung pagiging tao natin. Ang ating mga pagbasa at ang ibang karunungan. Unang pagbasa, Ebanghelyo ayon kay San Juan. May plano ng patayin si Jesus. Ipapapatay na si Jesus. Nakatakda na. Nakaplano na. Nakalatag na. Buo na yung mga isip na mga nagsasabuatan upang murder. Ipapatay ang Panginoon. Ano, ayon sa aklat ng karunungan, ano ang takbo ng isip ng masama? Ang taong mabuti, gusto niya yung tapos, yung konklusyon ng kanyang buhay, banal, sapagkat iisa lamang ang buhay mo. Meron kang objetivo, meron kang layunin. Maging kalugod-lugod ka sa kanya. Yan ang takbo ng isip ng nagpapakabait. At nagtatrabaho siya para sa gantimpala. Buhay na walang hanggan. Hindi ganito mag-isip yung taong masama. Madumi, maitim, mag-isip. Naiinggit sa mga mabubuti. Ay, tignan nga natin. Itong mabuti, pataas-taas pa ng kamay, padasal-dasal pa, pinupuri. Tingnan natin kung tutulungan siya ng kanyang Diyos. Sige nga. Yan ang iniisip. Pahirapan natin. Subukin natin. Tingnan natin kung tatawagin niya yung kanyang Diyos. Maniniwala pa sa Diyos. O mapupunta sa kampo natin. Ganyan po mag-isip. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Juan, yun nga, desidido na silang patayin si Jesus. Sabi niya, ito na, hindi ba ito yung taong gusto nilang papatayin? Si Jesus hayagan na sa templo sa Jerusalem. Ako po'y nagmula sa kanya. Ang tawag niya sa Diyos Ama, ang totoo. Katotohanan. Sa kanya ako nanggaling. Sa kanya ako nagmula. Siya nagsugo sa akin. Kaya hindi ito matanggap ng mga kaaway, mga kalaban ni Jesus. Kaya papatayin na siya. Papatayin. Alam niyo ba? O, ako po, sasabihin ko na po yung kahinaan ko. Hindi po ako perpekto. Hindi ako nagmamalinis. Meron din akong kasalanan. Pero hindi po ako... May kasalanan din ako, pero hingi ako ng tulong sa mga kanina nagsaliksik ako. Dalawang aking mga hiningi ng tulong sa kalaliman ng masama. Una, kasi kasama ko si Father Earl Allison, isa sa mga asistente natin, isa sa mga parokal vicar. Tuwing Sabado, nag-aaral kami kay Dante Alighieri. Nandun kami sa impyerno. Impyerno. Alam niyo po yung impyerno, para sa mga taong gumawa ng
masama, mga kasalanang mortal. Nung namatay, may kasalanang mabigat, mortal. Meron pong nuwebeng bilog. Habang pababa ka, paggrabe ng paggrabe ang kasalanan. At ang pinakagrabe, ang kasalanan mo, na, kaya umiiwas po tayo, ako po. Matanda na po ako, ayoko na po makasakit ng damdamin. Sasadyain mong saktan ng kapwa-tao mo. Ang pinaka grabe na bilog sa impyerno ayon kay Dante Alighieri, yung katabi mo na si Satanas, ang panlilinlang, ang panloloko. Kilala mo, kasama mo, kaibigan mo, yan ang pagtatraidor. Di bali kung di mo kilala eh. Kasama mo. Meron kayong pinagsamahan at pinili mong bumaligtad. Pagtatraidor. Yung mga prinsipyong pinaniniwalaan mo, binaligtad mo. Kaya katabi mo si Satanas. Yan ang pinakagrabe. Isa pa, yun na kay Dante Alighieri, isa na lang po. Isa sa mga paborito kong santo, si Saint Thomas More. Santo Thomas More. Meron siyang naging martir siya, meron siyang kasamang kaibigang martir, si Saint John Fisher, si San Juan Fisher, obispo. Kanina binasa ko yung kanyang libro, yung Pagninilay. Gusto ko ibahagi sa inyo. Hindi po ako eksperto sa paano tayo pasama ng pasama. Paano natin malalaman? Kung ngayari, napunta ka sa kasalanan para matigil natin. Kasi yung nga sinabi ng aklat ng karunungan, yung mga masasama, bulag sa kanilang kasamaan. Akala nila, porket nakikita ba? Ba ginagawa niya yan? O di, marami kaming gumagawa. O di, okay pala. Bulag sa kasamaan. Sabi ni San Juan Fisher, kung nakakasanayan mo na yan, kaugalian mo na, ginagawa mo ng regular ang kasalanan. Isa pa, kung humahanap ka ng oportunidad, naisip ba? May oportunidad na gagawin mo uli yung kasamaan nun. Alam mo, gumagrabe ka. May mas grabe kung nagyayabang ka na. Sinasabi mo na, nagyayabang ka na sa ginawa mong masama. Ibig sabihin, palala ng palala ka. At ang grabe pa ay tinuturuan mo yung mga kausap mo na gumawa ng masama. Alam mo na gumagrabe ka kung tayo'y nagpapakatao. Tayo po'y yung tumutulong pero may kahayupan sa sarili natin. Hayop ka! Animal ka! Di ba expression natin yan? Pinapairal mo yung kahayupan. Hayop ka! Animal ka! Yung tao, yung dignidad ng tao, yun ang niyuyurakan mo. Binabaliwala mo. Pinapairal mo, pinapalabas mo yung hayop ka. At grabe sa lahat kung sabihin sa iyo, demonyo ka. Yun ang sinasabi ng santong ito, Saint Thomas Fisher. Kung yung pinakanatura, kung yung pinakasubstansya ng demonyo ay ikaw na,
sabihin ng kapwa sa iyo, demonyo ka. Narinig niyo na ba yun? Mga Pilipino tayo. Doon ka na napunta. At yung balo noon, hindi ka na. Kasi mahirap na. Kasi habang mababaw pa, makakatakas ka pa. Pero kung nandun ka na, pinili mo sa pinakakalaliman ng balon, mahirap na. O yun lang po mga kapatid. Kasi yung ating salita ng Diyos tungkol sa kasamaan. Umiwas sa masama. At kung gumawa tayo ng masama, mangumpisal kagad. Huwag na natin palalain pa ang mga kapatid. Ang alam ko lang sa kasamaan, sasaktan natin, sisirain natin, bubuwagin natin, tutumbahin natin. Marami na nga ako nakikita luha sa inyo. Karamihan ng mga luha natin, kagagawa ng kasamaan ng tao. Injustisya. Tayo biktima ng kasamaan ng iba. Pwede ba? Pakikita mo na sa mga mukha. Magpakabait naman tayo. Kung masama tayo, itigilan na natin. Marami na mga luha. Bumabalik ako sa Birhen. Unang araw po natin, naghahanda tayo sa Biyernes Dolores. Yung Biyernes Dolores, yung Biyernes bago yung Semana Santa. At ngayon ang unang araw, yung pitong hapis ni Maria. Nakikita ng nanay, yan ang nakikita. Hindi ka ba sensitibo? Hayop ka ba? O tao ka? Kung tao ka na nakararamdam, sensitibo sa damdamin ng tao, tularan natin ang puso ni Maria. Sige, sa tulong ni Maria, Mater Dolorosa, Birhen ng Hapis at ni San Jose, nakaisa niya, nawa po ay iwasan na po natin ang kasamaan. Sabi nga ni San Francisco de Assis, tuwing nasasarapan tayo sa ating makasalanan, nilalatigo muli natin si Jesus. Ulitin ko po, tuwing nasasarapan ka sa iyong mga piniling kasalanan, nilalatigo mo sa ang likod ng Panginoon. Tayo mga deboto, isipin natin yun. Tulong ni Maria at ni San Jose at mga santong nagtumutulong sa atin, iwasan natin ang masama, gumawa ng mabuti, alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Tugon po natin, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay, sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya, manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kayapayapaan sa isa't isa, manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya.
Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo kami ibubuti, isinugo mo sa Kristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami, nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco namin, Papa, at ni Jose naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Mater Dolorosa, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement.
Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Karagdagan, panawagan, ang lahat po ay inaanyayahan sa April 3, Linggo o Domingo Lazaro. Magkakaroon po tayo ng Grand Station of the Cross ang ating parokya. Magsisimula po tayo pagkatapos ng 12:15 na tanghali na misa. Ang lahat po ay hinihikayat na magdala ng kanya-kanyang mga krus. Sa kagustuhang mas maging solemne ang ating pagdiriwang na ito, ang krus lamang ang ipuprosesyon. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor na itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming kinatalikdan. Patungo sa pamumuhay ng iyong pinababanal sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tuwing ngayon po ay Biyernes ng Kuwaresma, tuwing dinadasal ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus, pinagkakalooban po tayo ng ilang simbahan ng isang indulihensyang plenaria. Mangyari magsiluhod po tayo at pagdilayan natin si Jesus na nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mo sa aking puso ang buhay na buhay kong madabang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasalob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus, na butihin. Mga kamay at paa ko'y pawang binutasan
ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Mangyaring tumayo na po tayo. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo, kahilingan nyo ang kanagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon nito, naway maala nila mga pangako sa binyag na ikaw ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kabayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.